Ang mga teacher, walang ginagawa. Napakahirap po ng setup po ng pag-aaral ng mga bata. Hindi na ako nagtrabaho. So, nag-worry po. Nag-aalala po at malungkot. Naging mahirap yung 2020 para sa atin. Ito yung nagbigay ng malaking hamon. So nasan ba tayo sa pagpapatupad ng mga kinakailangang reforma para maipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng challenges ng COVID-19 pandemic? Kalabarsyon, kaya nating sabihin na nakapaghanda. Kagaya tayo na nakabuo ng isang Basic Education Learning Continuity Plan at ito ay ating naisumite ng May 27 of 2020. The use of the pivot modules was planned before the pandemic. Actually, ang design ay sinimulan nung time na nagkaroon ng Taal eruption. The pandemic actually gives rise to the idea of pivot for A. This has provided the framework on how we shall manage the delivery of educational services using all four components. Intent, the competencies, the learning experiences, and as well as assessment. The three words that I can use in describing pivot is one, it's flexible, it's adaptive, and at the same time, aligned to the call of Sulong Edukalidad. So if I'm going to describe pivot 4A as a response to this pandemic, I would say that this has something to do with the reform, a response, and at the same time, a result. The use of pivot modules has completely turned around the direction to a more manageable one. We want our teachers, we want our stakeholders not to feel the burden of the pandemic or not even feel the hardship in teaching and learning. The lesson exemplars are the LEAP and the LINK. These materials are really suited to the needs of the learners. We feel that the pivot materials are the appropriate materials needed by our learners, especially in terms of their context and needs. This time of pandemic, we need to produce and design materials that are suited to the demand of each of the learners in their respective learning spaces. Ipinag-isipan ng rehiyon na pag ibinaba ito ay madaling ma-implement at magaan sa ating mga magulang, sa ating mga teachers, at sa ating mga mag-aaral. Yung mga objectives
o yung mga competencies na dapat naming ituro. So yung nakapasok doon, yun yung pinakamahalaga na dapat naming ituro sa bata. Nakikita ko po sir, nung lumabas yung module na yon, sabi ko, mas magaan. Inihanda po nila ang guro sa pagharap sa mga hamong ito. Binigyan po nila ng maraming kaalaman at informasyon tungkol sa pivot at sa ibang mga bagay na makakatulong para maibahagi sa mga bata. We want our teachers, we want our stakeholders not to feel the burden of the pandemic or not even feel the hardship in teaching and learning. Sa paanong paraan mo masasabi na napadali ang iyong pag-aaral gamit yung mga materials na yun? Yung mga modules na natatanggap mo na gamit na the school na binibili sa iyo ni nanay? Ano po, babasahin ko na lang po at itatanong ko na lang po kung ano yun. Mayang magulang, ano po yung tulong na ibinibigay nyo sa inyong anak sa paggamit ng module? Binabasa ko po muna tapos saka ko po ina-explain sa kanya. Ano po yung role na ginagawa ng teacher para nang sa ganun po ay matugunan yung inyong pong problema? Ayun, kapag meron po hindi maintindihan, pwede naman po magtanong kay teacher, palagi naman po siyang naka-off. This is a product of hard work, sleepless nights, no Christmas break. So, hindi po madali ang pinagdaanan ito. Ito po ay pinag-isipan ng mabuti, pinuna, ibinasto, at pinagsikapan na magawa upang ang kalidad ng edukasyon ay ipagpatuloy sa panahon ng pandemya. Kung bibigyan po natin sila ng module, malaki pong katipiran ang nagawa ng ating rehiyon sapagkat nagpatupad lamang po tayo ng pivot module na one quarter, one module. Dahil nakatipid po tayo sa gastusin, nakapagbigay po tayo ng 11,233 to be exact na units ng tablets na ibibigay po natin sa ating mga senior high school, initially students. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating eTulay online class. Very happy po. At least na-accept po namin kasi it's very helpful po talaga. Kasi ang hirap maghanap ng mga SLM ngayon, sir. Nakatulong naman po talaga on our part as a teacher and then para din po sa mga learners namin. Nakatulong po, honestly. Sa lahat po ng stakeholders na gumabay at tumulong sa atin, mga PTA officers, sa ating mga sangay ng mga pamamamihala, sa mga division, sa SDOs, sa tulong at pamamatnubay ng ating mga schools division superintendents at maging ng kanilang mga kaagapay na mga tagapamanihala. Kinikilala natin at pinasasalamatan yung kanilang naging tugon
sa pagharap sa hamon na to. Kaya ba natin? Sana po. Pwede po. Ang buong suporta. Ang laban lang. Nakasupport po kami mga teacher. Gusto ko din naman po. Natutuwa talaga na usan ninyo itong ginawa. Sana ipagpatuloy ninyo ang inyong creativity. Sana ipagpatuloy ninyo ang pagiging responsive sa pangangailangan ng ating departamento. Ito ay hindi lang laban mo o laban ko, kundi laban nating lahat ito. Kaya natin ito! Laban natin!